Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos ng may masamang mangyayari sa anak ni Dr. Tanyag na itong si Sui ay dito, agad naman itong pumunta sa burol itong si Doktora Analyn Santos. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay hindi pa nito alam ni Doktora Analyn Santos na magkapatid nga itong dalawa itong si Sui. At dito, nang mailibing na itong si Sui, kadaman itong inimbita ni Dr. Tanyag itong si Doktora Analyn Santos na sumama o mano ito sa libing ng kanyang anak na si Sui. Sa kadahilanan na agad naman itong sinunod ni Doktora Analyn Santos si Dr. Tanyag at agad naman itong nakidalo itong si Doktora Analyn Santos sa libing ni Sui. Ngunit ikakabigla ito ni Doktora Analyn Santos nang pagkatapos ng libing ni Sui ay dito, agad itong nilapitan ni Dr. Tanyag itong si Doktora Analyn Santos at agad itong sinabihan ni Dr. Tanyag na siya na lamang umano ang naiiwan na Tagapagmana sa Epix Medical Hospital. At dito ikakagulat naman ito Doktora Analyn Santos kung bakit nakasabi umano si Dr. Tanyag sa kanya ng ganun. At dito agad naman itong tinanong ni Doktora Analyn Santos itong si Dr. Tanyag kung bakit siya umano ang Tagapagmana na hindi naman umano siya anak ni Dr. Tanyag. At dito natamimi naman itong si Dr. Tanyag at agad niya itong sinabihan si Doktora Analyn Santos na nasabi lamang umano niya dahil wala na umano itong ibang naiisip kundi ito na lamang umano si Doktora Analyn Santos dahil malapit naman din umano ito sa kanya sa kadahilanan na sa kanya umano ipapamana ang lahat kung anong mayroon kay Dr. Tanyag. At dito agad naman itong nagsalita itong si Doktora Analyn Santos kay Dr. Tanyag na hindi umano niya matanggap-tanggap ang mga ino-offer ni Dr. Tanyag dahil hindi naman umano siya ang karapat-dapat na makikinabang sa lahat ng mga ari-arian ni Dr. Tanyag dahil hindi naman daw umano siya anak ni Dr. Tanyag. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.